Hi guys! Welcome again sa akin channel. Ngayon, another tutorial na naman tayo. Meaning, may panibago na naman tayong share sa inyo na paniguradong matututunan at makakatulong sa mga bago nating kaibigan. Pero guys, ano nga ba yung ituturo sa inyo? Pero bago yon, shout out muna natin yung mga bago nating kaibigan na sila Bianca Aligado de la Cruz. Maraming salamat sa iyo. Mike Variety TV. Maraming salamat din sa iyo, Sir Mike. Nance Pintor, maraming salamat din sa iyo, Nance Pintor. Ryzone TV, maraming salamat din sa iyo, Ryzone TV. Gong Fernandez, maraming salamat sa iyo, Mr. Gong Fernandez. And maraming salamat sa inyo guys sa pagsuporta sa aking channel. At maraming salamat, sana patuloy niyo akong suportahan sa aking maliit na channel. At patuloy kayong sumubaybay sa aking mga i-upload. Kaya sa ano nga ba ang panibago nating i-share ngayon? Ang i-share natin ngayon is how to zoom in, zoom out using KineMaster. So guys, wala tayong ibang gagawin kundi panoorin ang video na to hanggang sa dulo at paniguradong meron kayong panibagong matututunan at panibago niyong i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At guys, kung meron kayong gustong itanong, huwag kalimutan na pwede kayong mag-comment sa comment box section sa ibaba at sasagutin natin yan ng walang pag-alinlangan at itatry ko sa inyo na bigyang kasagutan kung ano man yung mga katanungan nyo para nang sa ganun makatulong din ako sa inyo at may share ko din yung iba kong kaalaman at pwede kong ibahagi sa inyo. Huwag nang kalimutan na tapusin ang video na to. Ayan guys, kung wala pa kayong video na naka-ready, pwede kayong pumunta rito sa gitna and click natin yung 16.9 at pupunta lang kayo dito sa media and ilik kayo ng video rito na pwede nyong gawing sample. Ayan guys, meron na tayong napili na video na gagamitin natin as example. So, ang una nating gagawin is click natin yung video. Tapos, tatanggalan natin siya ng sounds. Click natin yung speaker. And then, i-low natin siya. Zero. And i-click natin yung check. Susunod nating gagawin is i-click ulit natin yung video. Tapos, i-click natin yung kaliwa na may tatlong dot. Gagawin natin siyang tatlong beses. Gagawin natin siyang tatlo. Click natin yung duplicate. At i-click ulit natin yung isa. Ayan, dalawa na sila. Click ulit natin. And click natin ulit dito sa kaliwa tatlong dot. Duplicate. Ayan. Guys, kung tatanungin nyo kung bakit tatlo ang ginawa ko, which is tatlo yung magiging example natin because tatlo yung zoom in, zoom out, at saka yung normal na close up. Una natin gagawin guys is i-click natin ulit yung video. Lalabas dyan yung nasa itaas katabi ng scissors, tapos speaker. Pipiliin natin yung nasa gitna. Mag-umpisa tayo sa start position. Ito yung start position, yung nasa itaas. Na napili nyo na yung start position, ngayon i-zoom natin siya dahan-dahan. So ganito lang guys. Yun. Yan. Tapos i-click lang natin yung check na nasa kanan. Okay, and i-play na natin siya. Ganito po ang kalalabasan niya. Pwede natin siyang lagyan ng isa pang effects like
speed, pero yun guys is optional lang siya. Pwede rin natin siyang lagyan ng overlay and then hahanap lang tayo na pwede nating ilagay. Halimbawa, itong paro-paro, click lang natin siya, check, and ipupesto lang natin yung paro-paro dito sa gilid and paikutan lang natin siya ng konti. Gamitin natin yung yan. Click natin na check. Play natin. Yan. Ayun guys, hindi pa gumagalaw yung paro-paro. So, lumilipad lang siya pero hindi pa siya gumagalaw. So, i-click natin yung nasa ibaba ng litrato. Yan. And then, hilahin lang natin siya pakanan para humaba. So, ang gagawin natin is i-click lang natin yung overlay. Yun. Sa nakikita nyo, merong susi sa ibabaw sa bandang kaliwa. Click natin yan. And then, i-move natin siya. Tapos yan. And then move ulit. Tapos baba. Paulit-ulit lang yan guys hanggang makuha yung gusto nyong posisyon ng paro-paro. And pwede mo rin siyang lakihan habang lumilipad. Itong arrow up and down, yan, pwede mo siyang gamitin para lumaki at lumiit. Kunwari, palayo siya. Yun. Yan. At paikutin natin siya. Padadapuin natin siya sa ilong niya. Yun. Yun na. Pagkatapos nyo guys, i-click nyo na lang yung check na sa bandang kanan. And then, ito yung kalalabasan niya. Yan. Medyo mabagal siya kasi nilagyan natin siya ng effects na slow-mo. Yun. Susunod guys, i-click natin yung pangalawang picture at piliin natin yung gitna. Yan. At i-click natin yung end position ng nasa ibaba. Tapos, i-zoom na natin siya. Yun. At i-click natin yung check. And then, ganyan po ang kalalabasan niya. Yun. And lalagyan natin siya ng effects. Punta ulit tayo sa layer. Overlay and hanapin natin ulit yung butterfly. Piliin natin to and click ulit natin yun. Check.
pwesta ulit natin yung butterfly dito sa bandang kaliwa. And ikutin lang natin siya. And click check. At click ulit natin yung overlay at pabahin natin siya. Para sumakto siya doon sa video. So guys, ayan. So i-click lang natin ulit yung overlay and click natin yung susi. Click natin susi. Then down. Then move. Tapos taas. Baba. Nilapit. Yun. And paikutin natin siya. And then yun. Paikutin natin. Pwede natin siyang lakihan. And i-click lang natin check pagkatapos. So ipi-play na natin siya, guys. Ayun, di ba? Gumagalaw yung paru-paro and then pwede mo siyang ikutin ng, para makuha mo yung gusto mong direksyon. Ang last natin, guys, ito. I-click ulit natin yung last video and select natin yung gitna at piliin natin parehas. So, i-zoom muna natin siya para mag-close up. Yan. Para parehas siyang naka-close up, pindutin natin yung start position and end position. So i-click lang natin yung equals. So nakikita nyo, guys, naka-red parehas yung start position and end position. So ibig sabihin yan, naka-close up lang siya. Hindi siya naka-zoom in, hindi siya naka-zoom out. So, i-click natin yung check. Ayan. And guys, so, lagyan naman natin siyang effects, overlay, and select natin. Then nga, ang bida natin ngayon is paro-paro. Click check and click natin siya. Hilahin lang natin dito para sumakto sa video. And check. And pwesta ulit natin si paro-paro dito. Ikutin lang natin siya. Click. At click ulit natin yung susi sa kaliwa and move natin. Bahala na kayo kung saan gusto nyo i-move na posisyon yung paru-paro nyo. And lakihan natin ng konti. Yan. Habang lumilipad, lumalaki. At iikot natin siya ng konti. Yun. And then click natin check.
at i-play natin siya, guys. Ganun lang po kadali kung paano maglagay na zoom in, zoom out, at close, up, time master. So, ipi-play natin siya lahat. Ayan yung ginamit nating start position, zoom out, effects. Ito naman yung end position, zoom in, effects. Yun. At yan naman yung close up position. Ayan guys, nakita nyo na kung paano natin ginawa. Sana nasundan nyo siya. At kung hindi man, ulitin nyo na lang panoorin tong vlog na to. At for sure, makakatulong to sa inyo. Maraming salamat. So, ayun guys. Thank you for watching. Hope may natutunan kayo sa video na to. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, welcome kayo lahat sa channel ko. Subscribe na at click the bell icon para lagi kayo updated sa mga videos na i-upload ko pa sa mga susunod na araw. At maraming salamat sa inyong suporta sa aking maliit na channel. At God bless. Ingat tayo lahat. Paalam.